Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man pahit kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Mga nakikinig at sa lahat ng mga admin. Please hide my identity kasi this is my real account. Hindi ako marunong magkwento pero susubukan ko. This is really happening to me. April 2015, buntis ako sa panganay ko. And that time, 7 months na yung tiyan ko. Every 7 p.m. ng gabi, may mga naririnig akong nagwawakwak sa ibabaw ng puno ng mangga malapit sa bahay namin. Sa probinsya kasi kapag ganitong oras na, wala nang mga taong nasa labas. Lahat nasa loob na at wala din masyadong sasakyan na dumadaan. Yung kubeta namin nasa labas ng kusina namin kaya kailangan ko pa talaga magpasama sa kapatid ko kapag gumagamit ako at sa tuwing nagkukubeta ako. Palagi talaga akong nakakarinig na may nagwawakwak. Kaya dali-dali akong pumapasok sa loob ng bahay. Nakahiga na ako at dahil malaki na ang tiyan ko noon, pahirapan talaga sa pagtulog. Tatagilid, pati haya, tatagilid na naman kasi hindi ako masyado makahinga kapag titihaya. So tumagilid na naman ako. Nung may biglang kumalabog sa bubong ng bahay namin, natila ba taong bumagsak? Yung parang nahulog mula sa puno kasi sobrang lakas talaga. Nung lumabas ang asawa ko, wala naman siyang nakita kaya hinayaan na namin. Maya-maya lang, may kaluskus na naman. Nakakarindi pakinggan at paulit-ulit. Ayaw tumigil. Natakot na talaga ako that time kasi yung mga aso, tahol ng tahol at umuungol na para bang may nakikita sila sa labas. So lumabas yung asawa ko. Bumalik siya sa loob para kunin yung bagakay. Hindi ko alam kung ano yung bagakay sa Tagalog. Kayo na po ang bahalang umintindi. Mabalik tayo sa kwento. So yun, kinuha niya yung bagakay at kumuha ng asin. Inihagis niya yung asin sa bubong namin para lumayas na kung ano man o kung sino man yung nilalang na nandoon. The following day, hindi ako makatulog na maayos. Kasi may pumuntang kapitbahay namin sa bahay. At sinabi niyan sa kabilang baryo daw, may buntis na inaswang o balbal. Patay na daw yung bata sa tiyanan, hindi nila namamalayan. Nalaman na lang daw nila nung in-ultrasound yung babae. Natakot ako at sinabi niya sa akin na mag-iingat daw ako, lalo na kapag natutulog ako. Huwag daw akong matutulog malapit sa may bintana. Fast forward. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng stepmom ko para magpa-ultrasound. Medyo may kalayuan kaya kailangan naming umalis ng maaga. Nasa jeep kami nun, nung may lalaking naka-eyeglass. Yung eyeglass niya parang luma, may pagka-yellowish. Matandang lalaki na, kukurious lang ako sa taong yun kasi palagi siyang nakatingin sa akin. Pati yung stepmom ko napansin din kaya tumabi siya sa akin. Nung bumaba na kami, nag-aabang ng makasasakyan tricycle kasi nasa loob ng eskinita yung pupuntahan namin. Andoon na naman yung matandang lalaki, nakaabang din. Nung sumakay na kami, sumakay din siya. Hinayaan na namin hanggang sa narating na namin yung sadya namin. Pagkatapos namin magpa-ultrasound, nag-aabang na kami ng masasakyan ng stepmom ko. Nung nasa jeep na kami, nakasabay ulit namin yung matandang lalaki. Kinabahan yung stepmom ko kasi panay sulyap yung matandang lalaki sa akin. Pagdating namin sa bahay, kumain ako at maagang natulog kasi napagod talaga ako. Every time na matutulog ako, may kumot akong makapal na itim. Ito yung pinapatong ko sa tiyan ko kasi hindi talaga ako nagkukumot.
Ang init, alam nyo na kapag buntis. 12 a.m. nagising ako sa point na parang may humihila sa buhok ko. Nakatagilid ako noon. Siniko ko lang kasi antok na antok ako that time. Pero naramdaman ko na parang may iba. Parang may pakpak sa ulunan ko. Promise, para akong nanigas na hindi makagalaw. Hindi ko din maidilat yung mga mata ko. Ang ikinakabwisit ko pa nun is nakapatay yung ilaw kasi hindi ako makatulog kapag may liwanag. Yung ilaw mula sa kusina lang yung naaaninag ko pero hindi yun sapat para makita kung sino o ano yung animal na yun. Hindi ako kumilos at talagang ewan. Basta hindi ko ma-explain eh. Hanggang sa kinalmot niya ako sa kaliwang braso ko at dun ako napabalikwas ng bahong. Hinampas ko yung bagay na yun na sumampas sa paanan ko at kita ko sa dalawang mata ko na tumakbo ito sa likod ng kurtina namin. Kinapa ko yung cellphone ko, pinailaw at dahan-dahang lumapit sa may kurtina. Nung nakita ko yung paa niya na ang tutulis ng mga kuko, mabalahibo na parang pwedeng ihalin tulad sa manok pero mas kakaiba ito sa manok. Hinanap ko yung flashlight namin pero putik. Hindi ko makita. Hindi rin ako makasigaw na ewan. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nawala sa isip ko na i-on yung switch ng ilaw. Basta pinuntahan ko ulit yung kurtina ng pinagtataguan niya. Dala-dala yung cellphone ko kasi kahit papaano may ilaw. Hinablot ko yung kurtina at nung nakita ko siya, lumipad dumaan sa may maliit na lagusan doon sa aming bubong. Nung makalabas siya, tumatahol yung mga aso sa labas at nagwawakwak siya sa taas. Ewan kung saan siya dumapo nun basta, ang narinig ko panay wakwak talaga. Na para bang ang saya-saya niya. Dun ko ginising sa kabilang kwarto sina tita at yung bayaw ko. Pumunta kami sa kusina kasi nilagyan ng bawang yung sugat ko sa kaliwang braso, tatlong marka ng kuko. Sabi sa akin ng tita ko, bakit daw hindi ko sila ginising? Walang boses na lumalabas sa bibig ko noong time na yun. Maraming salamat po, from Belle. Ang kakayahang taglay na meron ako sa mother side ko. Yung papa ko naman ay isang purong normal na tao. Tanggap ni papa ang pagkatao ni mama. Si mama ay isang handog ng diwata kay lolo. Si lolo naman ay isang magaling at malakas na manggagamot ng baryo. Marami na siyang karanasan sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga iba't ibang klase ng elemento. Kaya nitong bumuhay ng kamamatay lang na tao. Ngunit kapalit ng buhay ay buhay. Sadyang maawain lang talaga si Lolo sa mga nangangailangan, kaya kahit na alam nito sa sarili niyang kabawasan ng buhay niya ang paggagamot sa may malubhang karamdaman, ay tinutulungan niya pa rin ito. Sa lahat ng anak ni Lolo, si Mama ang nagtaglay ng malakas na kakayahan at kapangyarihan. Pero mas pinili ni Mama ang mamuhay ng tahimik at hindi ito naghangad na ipagpatuloy ang gampanin ni Lolo. Nagkaroon ng asawa si Mama sa edad na 17. Naisilang ako sa mundo sa edad niyang 18. Pinlano daw ni Mama noon na ibaon sa hukay ang pagkatao niya at huwag nang ipaalam sa akin. Pero hindi niya ito naitago nung mapansin niyang naman ako ang kakayahan ng pamilya niya. Hinintay niyang ako na mismo ang magtanong. Hinintay niya magkwento ako tungkol sa mga karanasang hindi ko maipaliwanag. Bata pa lang ako ay madalas na akong managinip na nakikipaglaro ako sa apoy. May gumagabay na lalaki sa likod ko, ngunit anino lang niya ang nakikita ko. Nakikita ko rin yung sarili ko na masaya habang tinitignan ang apoy na nagmumula sa mga kamay ko. Kahit sa realidad ay nararamdaman kong binabantayan niya ako. Kapag nasa labas ako, kinagaya niya yung boses ni Mama sa pagtawag sa akin para lang umuwi ako ng bahay. Maraming nawirduhan sa akin noon kasi kapag naririnig ko yung tawag ay hindi naman nila naririnig.
kaya wala akong naging kaibigan dati. Nabubuli ako at simula nun, hindi na ako lumalabas ng bahay. Hanggang sa tumagal ang panahon, iba't ibang klase na ng elemento ang nakakasalamuha at nakalaban ko. Nung bago pa lang ay nakakaramdam pa ako ng takot, hanggang sa nasanay na lang din ako pagtagal. Sa paniginip ko, kung hindi pa kikipaglaban, minsan yung mga mangyayari pa lang sa paligid ay nakikita ko na. Maraming beses na din akong dinadala ng mga engkanto sa lugar nila. Nakakain na din ako ng pagkain nila na walang lasa, kulay itim. Pero nakakabalik pa rin ako sa normal na mundo dahil binabanggit ko lagi na kailangan kong bumalik, magagalit si mama. Pagkatapos noon, niningitian nila ako at binabalik. Sa pag-alis ko doon ay siyang pagising ko mula sa pagkakatulog. Gabi-gabi akong nagdadasal. Ginagabayan din ako ni mama. Mahal naming tunay ang Diyos sama. Parte na ng pagkataon namin to at ang laban ko ay laban ko. Ako lang mag-isa ang humaharap. Walang kasama, walang tutulong, o walang tumutulong. High school ako nung malabanan ng spirit ng firebook. Hinahabol niya ako. Nararamdaman ko yung pagod at yung sakit kapag natatamaan ako ng mahika niya. Pero nung nakaramdam ako na sobrang galit dahil balak niyang saktan yung pamilya ko, doon ako nakapagbitaw ng spell na nakatapos ng buhay niya. May lumabas na malaking apoy sa kamay ko at tinamaan siya. Lumitaw yung pulang libro at ang bolang apoy at saka ito pumasok sa katawan ko. Doon na ako nawalan ng malay at nagising sa realidad. Sobrang sakit ng ulo ko nito na tila ba binibiyak. At ramdam ko pa yung init sa mga kamay ko kung saan lumabas yung apoy. Naikwento ko to kay mama at doon niya kinumpirma na nakuha ko na daw yung para sa akin. Nung makuha ko yun, kinabukasan, kinalaban ako ng dalawang tito ko, kapatid ni mama. Dahil sa kagustuhan nilang makuha ito, ang tanong paano nila makukuha ay nasa loob na nga ng katawan ko. Hindi ko rin mapag-aralan at hindi ko alam gamitin. Buti na lang, dumating yung si Tito Dojo para iligtas ako. Sa tuwing lumalaban ako sa panaginip, nagigising akong pagod pero kumpleto naman yung tulog. Nung high school ako, dito na ako natutong mainis sa kakayahan ko. Hiniling ko na sana hindi na lang ako nagkaroon ng ganito. Sana naging normal na akong tao. Ang pinaka-ayoko sa lahat ng naranasan ko sa magpa hanggang ngayon, yun nabanggit ko na mamamatay na yung tao. Hindi ko yun sinasadya. Bigla na lang ako nung natutulala, blanko yung isip ko, at lumalabas sa bibig ko na mamamatay na sila. Puro sila lalaki sa magkakaibang taon. Natural death, pinatay, o aksidente. May sinubukan na akong iligtas kaso ang mangyayari ay mangyayari talaga. Hindi napipigilan. Dito na ako natutong ilayo yung sarili ko sa paligid. Tahimik at hindi nakikipagkaibigan. Madalang makipag-usap. Nagsasalita lang kapag recitation sa klase. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na inilalayo niya ako sa mga kapahamakan. May mga oras na muntik na mabangga ng bus yung jeep na sinasakyan ko. Pero bumabagal siya sa paningin ko at sa kabilang jeep bumangga. Walang nasugatan na pasahero. Walang nangyari sa jeep pero nabasag yung harapan ng bus. Wasak yung harap pero wala naman ding nangyaring masama sa driver. Basag lang yung salamin tapos natulala yung driver ng bus. Maraming beses na may muntik mangyaring masama sa akin pero hindi nangyayari dahil binabantayan ako ng Panginoon at lubos ko yung pinasasalamatan. Nawala yung pagkamuhi ko sa sarili ko nung makita ko yung sarili ko sa panaginip na may pakpak at may hawak na espada. Na para bang isa akong anghel. Nakikipaglaban ako sa masasamang elemento sa gitna ng apoy. Then nag-switch yung panaginip na yun at may isang matandang babae akong nakita. Hinawakan niya yung kamay ko tsaka niya sinabing, "Malapit na ang tamang panahon."
maghintay ka lang. Marami pa akong laban at naranasan. Nandyan yung ilang beses na may nagtangkang kunin yung espiritu ko, makapunta sa ibang dimension. Habang tumatagal at nadadagdagan ang edad ko ay pahirap ng pahirap yung nararanasan ko. Nagagawa na nila akong puntahan dito sa normal na mundo, hindi lang sa panaginip. Nakakatakot pero alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos. Marami pa akong katanungan sa sarili ko. Sa susunod na kwento ng buhay ko, papamagatan kong unfinished battle. Baka sakaling may makatulong sa akin, sa amin, na makasagot sa aming sitwasyon. May dalawa akong kaibigan na nakakaalam ng pagkatao ko. Hindi rin po sila normal. Ang nakakapagtaka lang, may alaalang nagpapakita sa amin na magkakakonektado. Maraming salamat po. I am Keiko, 20 years old, female from Quezon City. Ako naniniwalang may mga aswang. Yan yung palagi kong nasasabi sa sarili ko noong high school ako. Pero nagbago lahat ng iyon nang pumasok ako bilang isang security guard. Sa isang malaking plantation ng saging sa Surigao area ako na-assign dati. 5 kaming baguhan sa serbisyo. Kailangan talasan yung mga mata namin dahil sa makailang ulit nang nilusob ng NPA ang buong plantation. Pero this time, iba ang concern ng mga nagma-maintenance ng sagingan at mga aerial spraying pilots. Bukod sa rebelde, meron pa silang kalaban. Mga aswang daw. Kahit seryoso silang magsalita, hindi pa rin ako naniniwala. Pero marami na raw mga naging secu dito ang nag-testify tungkol sa aswang. Not until the fifth night o yung panglimang gabi ko sa duty. 10 PM noon, madilim ang buong paligid. Ronda na kami. Shotgun ko loaded na syempre. Hanggang marating ko ang hangar ng eroplano at nakaparking na lahat ng truck na holder. Nagradyo mga kasama namin nung makarinig ako ng kaluskus doon sa mga hanay ng truck. So, alisto na kagad ako. Bukas ng flashlight, sabay tutok ng baril. Paglapit ko, nakarinig ako ng parang boses galit na aso. Pero iba yung tono niya, tila ba parang nakakatakot. So nagradyo na ako sa mga kasama ko. Nang biglang may tumalon sa ibabaw ng truck. Ang haba ng mga kuko. Parang aso talaga, yung nguso niya at matutulis ng ngipin. Nangangatal talaga ako sa labis na kaba at labis na takot. Hingi ako ng tulong sa mga kasama ko. Wala akong choice kundi rin ang magpaputok. Kaysa naman ako yung lapain. Pero ang bilis niyang makalundag at makatakbo. Salamat sa Diyos dahil hindi ako nilapa. Hinabol ko pa rin siya at nagradyo sa mga kasama ko. Ilang saglit pa, umalingungaw ang Uzi ng ship namin. Takbo ako ng mabilis syempre. Naabutan ko pa yung aswang na binabaril ng ship sa queue at yung kasama kong baguhan din. Dumating yung ibang sa queue pero late na yung iba sa eksena. Balik agad kami sa guardhouse, punong-puno ng takot. At biglang may umalulong o bigla kaming may alulong na narinig na tila ba pinapalibutan ang guardhouse. So kanya-kanya kaming tutok ng baril sa lahat ng bintana ng guardhouse. Pinatulog na yung iba pero ako, hindi. Doon na ako nakumbinse na totoo ang mga aswang. Maraming salamat po from Evad Esitnal. Kapi-City. Ano po masasabi nyo doon sa mga kwentong na naibahagi natin? Ako personally po, para doon sa kay Keiko, parang marami na po ako naririnig, nababasa ng mga samahan ng mga tao na may special abilidad.
Pero alam niyo yun ba, may mga parang laban silang pinaghahandaan. Ang tanong, ano yung laban na yun? Ba nakaka-curious? So, ayan po. Bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, ay isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati ay babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. So, ayan po. Umpisa na po natin. Hello po kay Boss Nevermore Death Squad, kay Miss Neneng 3M, kay Miss Pelingo Godan, kay Boss Ghost Teller, kay Miss Teresita Siron, kay Boss Ipoda Saranghay. Maraming salamat po. Pasensya na kung medyo minamalat pa ako ah. Ayan, hello din po syempre kay Miss Roda Rivera, kay Boss Arvin Clarin, kay Miss Jocelyn Mato, na pati yung 7 years old niyang anak nakikinig din. Maraming salamat po sa support. Ingat kayo and God bless you always po. Hello din syempre kay Miss Libra, kay Boss Michael Leo de los Reyes II, kay Miss Teresa del Puerto, kay Boss Infante Ryan, kay Boss Paupaw Ejok Salas, kay Boss John Kama. Maraming salamat po. Don't worry Boss John Kama. Mukhang ngayon hindi pa ako makakabalik ng hindi ako babalik ng ospital. Tamang pahinga lang. Yan, hello din po syempre kay Miss Iris Tachibana, kay Boss Karanasan Story, baka pwede niyo pong suportahan ang Karanasan Story. Isa din po itong Tagalog Horror Channel. Search nyo lang po sa YouTube ang Karanasan Story. Then subscribe, then panoorin po natin yung mga videos na in-upload nila, yung like po natin and share. Ayan, maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Lesbel, kay Boss Requiem Arias, kay Miss Kelly Lee, kay Boss Bobby Ong Sueco, kay Miss Teresa Del Puerto, kay Miss Niara Dredin. Hello and shoutout din po syempre kay Boss Jory Sebano, kay Miss Maris Advincula, kay Miss Alma Ramos, kay Boss Maytan. Maraming salamat po sa suporta. Hello din syempre kay Miss Alma Ramos, kay Miss Rachel Fernandez, kay Miss Sandy Casono, kay Miss April Rain Garcia na pinapabati rin ang baby loves niyang si Boss Ren Zabrian ng Qatar. Maraming salamat sa suporta at ingat kayo dyan palagi. Hello din syempre kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Boss Henyo 11, kay Boss John Reniel Zacate, kay Boss Erwin Batiles. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa ating mga ibinabahaging mga kwento. God bless you po. Ingat kayo palagi dyan boss sa Kuwait. Hello din and shout out kay Miss Lynn Santos, kay Boss Marjun L. Catamora, kay Miss Maria Pumoto ng Japan, kay Boss Reggie, kay Miss Lonely Angel, kay Miss Shahana Nor. Maraming salamat po. Hello din syempre kay Miss Charina Magfrans, kay Miss Maluko Lanza de Guzman. Maraming salamat po na sa suporta dito sa ating PCT channel. Pinapabati din niya po, pinapa-shoutout ni Miss Maluko Lanza de Guzman ng mga Junakis niya. Talagang Junakis. Na mga Junakis niya na gustong-gustong nakikinig ng mga horror stories. Hello daw kay La Dada, Era, Jane Erlu, Chuy Chuy. Maraming salamat. Ayan. Ingat po kayo Dada, Era, Jane Erlu at Chuy Chuy. Salamat sa pakikinig sa mga horror stories katulad nitong ating PCT channel. God bless po at ingat kayo palagi. Hello din syempre kay Miss Rosalie, kay Miss Rosalie Yoshikawa, kay Miss Krish De La Cruz, kay Miss Marichelle Guzman. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta dito sa ating PCT channel. Hello din and shout out kay Miss Yazi MT1, mula ka pa rin the one Miss Yazi. Ang tagal na niya na. Hello din po kay Miss Ano Francisco, kay Boss Archie Peñano, kay Boss Philben Jeronimo, kay Miss Jani Sarad, kay Miss Neng Exanter Palaboy. Hello and shoutout din kay Miss Rosana Lucas, kay Miss Shelly Kuan, kay Miss Timmy Almujen, kay Miss Cyril Malabs. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa ating PCT channel. Feeling ko nagrarap ako. Hello din po and shoutout kay Miss Mary Grace Rimorin, kay Miss Shakira Lucindo, kay Miss Agnes Newman. Maraming salamat po sa suporta dito sa ating PCT channel.
Hello din siyempre kay Miss Shantwell, kay Miss Marites Guevara, kay Miss Teresa Del Puerto, kay Boss Erwin Batilles. Maraming salamat po. Binabati ko din siyempre si Miss Feline Gugodan, si Boss Pedro Tampos, si Miss Diana Quizon, si Boss Robbie Benson Otero, si Boss Infante Ryan, si Boss 123. At kung may mga nakaligtaan man po, pasensya na, bawi tayo sa susunod nating update. So, ayan po. Yung mga naiisip nyo po or yung comment nyo tungkol sa mga kwento na i-share natin, comment down below lang po ah. Huwag po natin kalimutang i-like yung video at i-share para po mas dumami pa tayo. Ayan. Hanggang sa muling takutan mga Creepy Tales or Ka-PCT, God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakinig, nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayo magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!